Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yung view ng kanilang gospel pare-parehas, kasi siyempre ang pinagkuhanan nila yung kwento ng mga nangaral sa kanila. Halimbawa si Marcos, kung ano yung narinig niya kay San Pedro, kasi alagad dyan ni San Pedro, yun ang kanyang isinulat. Yung kinasa San Lucas naman, mababasa mo sa San Lucas 1:1, dito sa basahin mga bujando, Lucas 1:1, bro. Ano yan, bro? Lucas 1:1. Sige, ito na, ito ang sinasabi sa Lucas 1:1. Ganito ang pagkakasabi. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumula tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa amin ng mga taong buhat pa sa pasimula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Yeah. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, pinabuti ko pong sumulat din ng isang maayos sa salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Yan. So ganun din si Lucas, kung ano yung mga narinig niya, mga itinuro sa kanila, yung ano yung sinalaysay, ano yung sinaliksik niya, yun ang kanyang isinulat din. So ganun din si Marcos. Parehas lang yung sila, tawag doon sa mga gospel nila, synoptic. Ang naiba kay John. Kasi highly theology kasi yung kay John. Talagang ang gospel ni John is about sa being of Christ, yung ano si Kristo talaga. Kaya hindi siya synoptic. Iba yung gospel niya sa gospel ni John, Mark, and Matthew, Luke, and Mark. Yung tatlo na yung tinawag na synoptic gospel, magkaparehas ang kanilang pagkatala, no? So therefore, isang sources ang kanilang kinukuhanan. Kaya tama 'yung sinabi mo, maaring galing kay Pedro or sa mga apostol na nakasama ni Panginoong Hesukristo, bro. Ganun pa, bro. Salamat kay na ano yung ano ko ba? Yung iniisip ko, ganun pala. So, parang maano kong tunay na ano, kaya tinanong ko sa inyo na totoo pala yung na ganun, hindi sa kanila pala yung ano, yung ebanghelyo nila, kundi sa mga anong narinig nila sa mga apostoles na nangaral. Yes, kasi ang kasakasama ng Panginoong Hesukristo yung 12 man. Wala mang alam si Marcos diyan, kasi mga naturuan lang yan sila. Kaya saan sila kukuha ng sources kung wala sila sa panahon na kasama nila ang Panginoong Hesukristo? Halimbawa, diyan sa account ni Mateo na pastisto lang, at yung isa pang apuan doon sa bundok, walang ibang tao doon, sila lang. Paano na isulat nila yun, di ba? Kung hindi nila narinig. Isulat nila yun, ayon sa kanilang narinig, at yun nga sabi ni San Lucas sa kanyang pagsasaliksik din. Kaya sumulat din siya para may parating yung katotohanan na nangyari sa buhay ng ating Panginoon. Kasi sa panahon kasi nila, ang daming gospel ang lumabas. Umabot yata ng libo. Maraming gospel of Thomas, gospel of ano,
Kaya sumulat yung mga tunay na lingkod para maibigay yung tamang information. At umabot na nga sa panahon na nagdesisyon ng simbahan na lahat ng manuskrito pinalikom niya, pinahipos, tapos tiningnan kung alin doon ang legit na ebanghelyo. At nakita ng simbahan apat lang ang ebanghelyo na talagang galing sa tunay na mga sources, no? Yun kay Mateo, Mark, Luke, and John. Yun lang ang napatunayan ng simbahan na authentic gospel, bro. Ang akala ko kasi noon, bro, ano yung sinulat nila sa kanila talaga at saka mga apostolis din sila. Akala ko kasama sila sa 72 mga sumusunod. Yung 72, yung 72 nagsitalikod man yon. Ah, ganon. Nagsitalikod yun sa John 66, sa John 66. Kasama pala yun sa tumalikod. O tumalikod yun yung sila Lucas, Marcos, mga bago na yan sila sa panahon na ng mga apostol yan sila naging alagad. Yung 72 sa panahon to at marami malikod at may nabasa ang komentary yung si Dimas, yung katabi ng Panginoong Kristo sa krus na dinala niya sa raiso. Isa yun sa komentary na basa ko, isa yun sa naging alagad or naging ano ni Kristo, naging kasunod ni Kristo. So din yun siya sa tumalikod. Kasi iisipan ng mga Catholic scholar na nung magnanakaw yung mga pangako ni Panginoong Hesus Kristo sa kanyang mga alaga, di ba? Sabi nung magnanakaw kapag napunta ka na sa yung kaharian, alalahanin mo ako. Paano nalaman daw ng magnanakaw na may kaharian ng Panginoong Hesus Kristo kung hindi yun naging alagad niya? Sino bang sinabihan ng Panginoong Hesus Kristo pagdating sa kanyang kaharian? Sa Matthew 10 and 11, ang mga alagad ang kanyang sinabihan. So paano nalaman nung magnanakaw na may pangako ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad? Kaya isa 'yun sa nakita ng mga scholar na yung katabing magnanakaw na dinala niya sa light, bautismado yung sinabi nila, hindi na bautismado pero naligtas. According sa mga scholar, posible na nabautismuhan yun. Dating alagad na tumalikod. So yung nangyari sa kanya sa cross confession lang yun. So ganun ang ano, bro, ang pangyayari. Salamat, bro. Salamat. Pwede pa ibang tanong ko, bro? Another? Sige, bro. Go ahead. Sa Bible pa rin, bro. Yung Bible, di ba, mga Katoliko, tayo mga Katoliko ang nagawa na ano sa Bible, no? Tayo may-ari. Yes, bro. Ang tanong ko, sinong, ano rin yung pangalan yung naglagay ng period sa Bible, bro? Nakalimutan ko. Anong period? Obispo yun, bro. Obispo. Ano yung period yata yun, eh? Period, bro. Naglagay ng period. Period ba? Period. Kung hindi man tayo mahinto pag wala ng period. Ang alam ko kasi, chapter and verses. Chapter, verses kay sa chapter si Hugo yata. Di Caro. Cardinal Hugo de Santo Caro. And then sa ano naman, sa verses naman, Stephen Langton tsaka si sino yun, yung isa, dalawa sila eh, Stephen Langton at tsaka si ano yan, Padre Dominic,
Father Dominic Sancti Pagnini. Pagnini. Dalawa sila sa gumawa ng verse. Unang gumawa si Saint Pagnini, siya yung unang gumawa. Tapos sumunod naman si Stephen Langton. Pero ang gawa ni Stephen Langton, yun ang mas inaccept ng karamihan, yung gawa ni Stephen Langton. Ganon? Oh, yung kanyang arrangement sa verses, yun ang mas tinanggap ng karamihan. Okay, so ito tungkol naman sa period. Wala akong idea doon. Mayroong nakalimutan ko lang para ma-refresh ba? Kakaibang tanong rin yan, ano? Brother John Rey, may alam ka ba, Brother John Rey, sino naglagay doon ng period? Kasi wala akong alam dyan eh. Brother John Rey. Mas kalam lang bro, bawat mga scholar, bawat mga tawag dito, itong mga translator, sila na ang naglagay niyan, mga scholar. Ayun, mga scholar bro. At least may scholar tayo na siyang pwede pagtanungan natin na sigurado ang sagot. Okay na ba yung Madaling Instituto? Okay na yun bro. Last na lang bro, pwede pa? Sige, ikatlong tanong at last na tanong.